Sir. Yes. So ano pong masasabi natin doon, sir, sa mga kalaban na sinasabi mga bayaran daw po yung mga sumasama sa caravan ni BBM at Sara? Kung BBM Sara pinag-usapan, walang bayaran. Dahil doon nga natataka ko. Yung headquarters ko doon sa Baguio City, kung saan naka-location mismo sa public market. Walking distance to Buena Park, to Business Central District, and to City Hall, parang langgam. Pagbukas ng opisina, sarado pa, nakapila ng tao para mag-register lang to signify that they are volunteering for BBA masama. Wow. So paano magkakaroon na bayaran? Sila na nga naglalakad para lang pakita ang kapuyog. Sir, ano yung sa tingin nyo yung sinasabi na ang bawat Pilipino na sumama sa BBM ay bibigyan po ng isang ID. At yung po ay makikilala ka. Lalo na po yung mga alliance po na sumasali na ibinibigay po yung mga pangalan sa ating HQ. Well, actually, pangarap ng mga volunteers na magka-ID. Ngunit, minsan, pinag-aralan yan. Dahil marami sa atin, ang nakikibolunteer, hindi naman volunteer, gagamitin sa masama yung ID para masira ang kandidato. So ngayon, pinagbawal yan. So kung mayroon kong ID na gawa, huwag muna ipamigay. Itago muna sa baol para gagamitin lamang kung kinakailangan. Pinagbabawal po yan, per se, kasi bawal talaga na mag-ID na gagamitin sa masama. Kawawa naman yung ating sinusuportang kandidato, lalo na sa BBM at Sara. Sir, hindi pala totoo yung ID na kasi mayroong mga form. May mga form po na nag-aano yung iba namin member. Okay. Na nag-aano sila doon, paano yung email, ano yung mga lahat ng mga ano doon sa actually, form na yon. Yes. Ang sinasabi, yun daw po ay galing sa HQ yung ID na yon. Hindi po. At lalo ang may instruction ng HQ na wala mo ng ID ka kakalat. At pinagbabawal ang ID. Then nga po sa experience, nang iba, pumupunta ng headquarters sa Mandaluyong, yung sa National Headquarters, picture-picture, babalik sa barangay, sabihin, ako na yung main supporters, magpahidin tayo, at magkakaroon tayo ng pera. Yun ang pinagbabawal. Kasi way back kay Presidente Duterte noon, dito sa may Solibel, ay na diehard Duterte supporter, meron po kaming ID na MRRD noon. Pero yun po, yung MRRD ID na yun, nagagamit po namin pag halimbawa sa pakikipag-uusap dun sa mga opisyalis ng gobyerno. Yes. Kasi pag meron, kaya nga po, tinatanong ko sa inyo kasi, marami po akong mga tauhan na nakapirma na dun sa ID na ang sinasabi po ay kailangan ng HQ. At least nandiyan kayo at sinabi na kayo ay na, nag-outtaking kayo kanina dun sa ano ni Attorney Gadon. Attorney Gadon is my friend. Ayon. Kaya kung tinatanong sa inyo, kasi yung security namin, baka mamaya kung saan lang gagamitin yung ID. Well, una nga, yung sinabi ko kanina na pinagbabawal yung pag-distribute ng ID dahil baka magamit sa hindi maganda. Pero I for one, gusto ko rin mag-ID yung mga tao ko, yung mga supporters ko, yung mga nagpaparehistro araw-araw sa aming headquarters. Pero we follow the orders. At kung may dahilan naman para huwag mo na ibigay, bakit natin pipilitin? Isang pagkakamali, sira yung buong organisasyon. So, kahit na gusto kong magkaroon ng ID yung ating mga members, eh huwag natin ibibigay kung yung makakasama. Because of experience at sa ating seguridad din ng ating boto na mapunta sa tama. Sir, tanong pa. Sir, bakit po kayo sumusuporta kay BBM Sara Unity? Well, una, sabi ko nga kanina, idolo ko yung father ni BBM. Pangalawa, nung last election, suportado ko rin si PRRB. So at nasusubaybayan ko rin yung family na magkanaman ang palakad sa gobyerno bilang mayor ng Davao City. At ang ating presidente naman, ay well, applauded naman yung kanyang ginawa. Ang nagsasabi lang ng hindi maganda, yung spirit, wala namang kompletong tao na perfecto. So mayroon talaga against. Minsan naman tama yung nakikita, sasabing mali. Dahil inuutusan, sabing mali. So ngayon, si BBM, pinag-aralan ko yung history, yung background, sa education, sa entertainment, sa kung paano tumayo, paano suminig, paano sumagot sa mga interviews. Iisa lang ang magiging presidente, BBM. Yes. Vice President, Sara. Yes. Sir, ano po yung masasabi niyo na kay Ray Langit?
Parang kaboses niyo kasi, sir. Eh. Si Ray Langit. Kala ko ni Satan. Idolo mo yun. pero kung ikukumpara mo ako kay Ray Langit, mas maganda ako at ang boses ko at guwapo pa. Kasi ganun kami mga radio announcer. Minomodulate. Maganda boses. Minuinipid yung boses. Kung ako nag-announce, ito yung aking pambunga sa radio program ko. Maganda ng mga Pilipinas, Luzon, Pilas, Mindanao, at Metro Manila. Yeah. Ito pang inyong record. Si Solta, Colonel, Jerry Adige. Pinapaganda. Parang singer, pinapaganda boses. Di ba? Parang magandang babae na mag-makeup, lalong gumaganda. Di ba ganun yan? Yes, sir. Sir, pwede ba mag-sample, sir, sa amin? No. Kahit ilang ano lang sa radio? Ay, itong bungan ko. Magandang mga Pilipinas, Luzon, Pilas, Mindanao, at Metro Manila. Kayo po ay nakinig sa ating palatuntunan, ang Kalikasan Kapaligiran. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 1, ang inyong lingkod, Sultan Colonel Jerry Adige. Yeah, thank you, sir. Baka may tanong ka pa. So, ano? May tanong ko ba? Meron po po. Regarding po sa Marshall Honor, bakit po ba dinikter ni FM yung mga... Well, pag ipaniliwanag ko yung dahilan, siguro isang linggo. Mahaba sa shortcut na lang. Presidente, gagawin ko din para ma-suppress yung insurgency. At siyempre, pat ganun na rin yung illegal drugs. Sir, ano pong masabi natin dun sa sinabi ng isang, yung ano po sa Rappler, no? Na sinabi po na, pinaka-darkest era daw po ang panahon ni President Ferdinand E. Marcos. Mukhang... Mali. Mukhang nakainom ng ng solidum. Hindi pinag-aralan mga sinasabi. In fairness, bato-bato sa langit. Huwag sana magagalit. Si, ano pa yung Maria Reza? Sana magagalit yung mga writer natin sa mga announcer. Minsan kasi, may tinatawag sa amin na ECDC. Alam niyo yung ECDC? Attack, collect, defend, and collect. Atakihin kita, malalapit ka, kukulik ka ako. Tapos, didipinsan kita, kukulik na ako. Kaso dinimanda ni PIB. Yes. Sa PIB, delikado kayo. Bawal yun. May kalalagyan sila, sir. May kalalagyan sila. Lalo ngayon, bilang chairman ng PIB sa Cordillera, sisigurin ko, pag-apak bukas sa Baguio City, mamayang gabi, simulan ko na yung ating paghikayat ng mga people's volunteer against illegal drugs. Paparamihin natin yan. At invite ko si first nominee doon na mag-talk sa mga members natin doon. Thank you, sir. Meron pa po ba kayong tanong? Sir, mukhang ano nga, sa naririnig namin kung paano kayo magsalita, meron kayong encouraging power para sa mga mamaya. Kaya kami man natutuwa kami. Masaya kami na nakausap namin kayo. Tama. Nararamdaman namin, sir, na galing sa puso. Tama po yun. Kasi sa isang mananalita, hindi po pwede yung minimumize. Yes. Kasi pag na, isang linya lang nakalimutan mo, Toastmasters Club member kami, speaker, hindi pwede mag- hindi pwede, kailangan pwede. Yes. At syempre, nakatingin ka sa mga kausap. Dahil habang tinitingnan mo, doon ko nakakuha ng lakas at ng motivation kung paano sasabihin mo na gagandang tingin sa iyo at gagandang paririnig ng boses mo. Kaya yung misis ko eh, nung marinig boses ko, hindi na ko niwala yan. Ayan, sige po sir, panawagan po sa ating mga mayroong Pilipino. Una, panawagan ko po na suportahan natin ang kandidatura ni BBM for President. Landslide, hindi panalo, landslide. At of course, ang kanyang Vice President, si Inday Sara. Sara. At of course, tatlo lang ang aking papakiusap. BBM po President, Inday Sara po Vice President, ang paved party list na maging congressman ng ating first nominee, si Colonel Rodrigo Bonifacio, yes, for paved party list. Sir, pahabol. Ano pong masabi natin doon sa sinabi ni Lenny Robredo po na si BBM daw po ay sinungaling? Well, sabi nga, wala pa naman sila na patunayan. Anong ginagawa niya po si sinungaling? So, ibig sabihin, walang basihan. Bukang bibig lamang niya para masabi na negatibo yung kanyang kalaban.
kumuha na naman suporta para mabawasan yung boto. Kasi alam nila na landslide na tayo. Mm. At ano raw po, no, hindi raw po nakikita at hindi nagpapakita daw po sa oras ng kalamidad o pangailangan ng marami tao. Marami namang record na nandun siya sa mga kalamidad eh. Kasi siya daw po ang nauuna doon. Siguro nauna siya kasi nagpunta siya doon, tapos na. Tapos na yung ano. Uy, anak kayo. Ayan, ayan. Next. Diba? So, ayan, maraming salamat po sa binigyan niyo po kami ng oras na Retired Colonel Sultan Jerito Abigay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din po kayo. Maraming salamat.